Mapagpalang araw ng Sabado, mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo. Dakilain natin ang Diyos sa patuloy niyang pakikipaglakbay sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita. Mahalagang sa unang buwan ng taon, nakatutok tayo at nakaangkla sa salita ng Diyos nang magsilbi itong gabay sa buong taong paglalakbay natin sa buhay. Ito po ang inyong lingkod, Sister Amelyn Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang mabuting balita ngayon. Kinahapunan ng araw na iyon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Kaya iniwan nila ang mga tao at namangka silang kasama ni Jesus sa bangkang inuupuan niya. At may iba pang mga bangka na kasabay nila. At nagkaroon ng malakas na ipo-ipo, hinampas na maalon ang bangka at halos bumubog na samantalang tulog siya sa kutsyon sa hulihan. Kaya ginising nila siya at sinabi, "Guro, halos mamamatay na tayo at baliwala sa iyo." Pagbangon niya, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik, huwag gumibo." Nabawasan ang hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan at sinabi niya sa kanila, "Napakatatakot ninyo. Bakit? Wala pa ba kayong paniwala?" Ngunit lalo silang nasintak at nag-usap-usap, "Sino ito na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Isang mapagpalang araw, mga kapanalig. Ako po si Brother Nicolas Maria ng Marian Missionaries of the Holy Cross. Paano mo nalalampasan ang iyong mga takot? Kung ating titingnan sa ating buhay, may ikukumpara natin ito sa dalawang bagay. Una, sa isang problema na nagiging hadlang sa ating pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, pwede ring mga makamundong bagay na nagiging dahilan na para tayo'y malunod kaya't hindi natin napapansin ang kagandahan, kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, tayo ay pinapaalalahanan na lagi natin kasama ang Diyos sa bawat unos na ating buhay. Kaya, lumapit tayo sa Kanya, kagaya ng ginawa ng Kanyang mga alagad. Ginising nila si Jesus, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Mga kapatid, na may kababaang loob at pananalig, matuto tayong lumapit kay Jesus, lalong-lalo na kapag nasa gitna tayo ng malalakas na unos na ating buhay. Kumapit sa kanyang grasya upang tayo ay lumago at lumakas sa ating pananampalataya. Patuloy tayo magtiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos. Kung sa ating kakayahan lang tayo aasa, naniniwala po ako, kulang ang ating kakayahan. Maaari tayong lamunin ng malalakas na alon ng ating buhay. Pero kung ilalagay natin sa sentro ng ating buhay ang Panginoon, magiging matapang at malakas tayo. Maharap man tayo sa matiting pagsubok, malalaking alon at dagok ng buhay, kaya nating harapin ito. Sa piling ni Jesus at ng mahal na Birheng Maria, tayo'y may lakas at paglago sa ating pananampalataya. Kaya, banal na salitang nagpapalakas ng iyong loob, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba, nang sa ganon, ang takot sa puso ay mapawi at mapalitan ng tatag ng pananampalataya, dahil naniniwala po tayo na ang Diyos lang ang may kakayahan upang tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Lagi nating alalahanin,
Salita ng Diyos ay tinapay ng buhay. Gabay ito sa Kristiyanong pamumuhay. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.